Father, what to do when I experience spiritual dryness? Kapag nakakaramdam ka ng spiritual dryness, anong dapat mong gawin? Pray even more, kahit wala yung feelings. Siguro ang ibig sabihin mo ng dryness ay hindi mo nararamdaman yung ginagawa mo. O pagkatapos mo magdasal ay parang walang reward na binibigay sa'yo. Dryness yun. Anong dapat mong gawin? Titigil ka pa sa pagdadasal? Halimbawa, ikaw ay may sakit. Papait yung panlasa mo. Titigil ka ba sa pagkain? Kailangan mong piliting kumain para gumaling ka, di ba? Halimbawa, nadapa ka at masakit ang tuhod mo. Pero kung hindi ka nalalakad, lalong hindi ka na makakalakad. Kaya kailangan mong pilitin kahit masakit yung binti, dahan-dahan, magte-therapy ka. O tingnan natin yung ating buhay. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit sa tiyan. Nasira ang tiyan mo. Ibig sabihin ba noon, hindi ka nakakain para wala nang pagkain sisira sa tiyan mo? Hindi. Dahan-dahan, kakain ka hanggang maka-adjust, hanggang maibalik sa normal na kalusugan. Ganoon din ang kaluluwa natin. Merong dryness, pero itong dryness na ito ay paalaala sa atin, lilipas ito. Lilipas ito, pinagdadaanan mo lang ito, and you will always come out better. Pero kailangan mo ring tingnan, baka yung dryness ay hindi galing sa Diyos. Baka yung dryness ay gawa-gawa mo. Kasi baka meron kang kasalanang itinatago. Baka meron kang masama na kinukubli. Baka meron kang tukso na palagi mo nalang binabalik-balikan. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka nga ng spiritual dryness. Pero itong spiritual dryness na ito ay nag-aanyaya sa iyo na gawin ang tama. Merong dryness na nakakabuti, merong dryness na kagagawa ng kalokohan natin. Kilalanin mo muna kung saan nanggagaling at tingnan mo ang Diyos at sabihin mo sa Diyos, Lord, transform into this dryness into blessings.